mga damo-damo na lang tubo. Habang kapayong ako. Ngayon, mawansin ko na naman. Walis tayo! Kasi mamara! Walis ang... walis na ang tawag sa akin eh. Para walis ako, para walis! Para walis 57! Yan, malinis, para malinis. Ay, kuya, init na. Ito yung ginawa ko. Labang nagdadamo ako, nagpapayong. Yan, malinis na. Meron pa rin ano, meron pa rin na meron pa rin siyang namis. Ang init, grabe. Ang init. Mamaya sa kabila naman tayo. Doon dito. Kasi lumaki na naman yung mga halaman. Ay. Ang bilis nila maglakihan. Ayan oh. So dito na naman tayo. Nalinisin ko na yan. Ngayon lumaki na naman. Tayo dyan. Mamayang hapon na lang ata. Kasi sobrang init. Ayan oh. Namula na ako pala oh. Namula na yung balat ko oh, sa init. Namula oh. Namula yung balat ko sa sobrang init oh. Kasi na kanina nagtanggal ako dyan. Dandahan mo na. Hindi ko na binungkal yung lupa kasi pag umulan. Pag umulan kasi mga kalingap. Siyempre, pinupuntahan yan eh. Kasi dyan tayo magsampay ng damit. Eh, nababaon na ating mga paa dyan at sinilas. Maputik sobra. Kaya dahan-dahan ko lang siya tinanggal. Tanggal-tanggal ko lang siya. Hindi ko na siya binungkal yung lupa kasi maputik kasi. Sobrang putik niya. Yan. Yung mayroon pa nga kaunti na lang eh. Namiss ko pa yung iba. Namiss ko yung iba oh. Namiss ko yung maliliit. Mayroon pa mga natira na ano, maliliit pa oh. Namiss ko nga yan kasi dito madami kasi. Madami dito ang tumubo na. Nalinis na to ni Edna. Tinanggal na niya yung makapal na damo. Eh mga ilang araw tumubo na naman siya. Eh yun, tinanggal ko na naman siya para maganda tingnan dito sa labas. Maliwasa yung paningin natin, malinis ang area. Para maganda siya tingnan sa labas pag malinis. Yan. So nalinisan na natin dyan. Dyan muna yung basura. May itatapon yan doon kasi nagpausok si Edna. Nandoon. So maglilinis na naman ako dito sa loob muna. Kasi sobrang init. Sobrang talagang init. Nagpayong na lang ako eh. Mula na yung balat ko. Namula. Namula yung balat ko.
Sobrang init, grabe. Woo! Oh gosh. Manis ka, Ungas. Kasi nainitan ako. Ungas. Ayan, mga kalingap. Ay, oh God. Hindi itong ungas na to. Yung aso na to, malambing. Ungas, hello, say hi, hello. Hello, everybody. Hello, everybody. Abadibidibidi. Ah, yung ungas namin, oh. Ang ungas namin, ang ungas-ungas. Yan, malambing na aso. Yung problema lang sa kanya, nagkalat ng mga basura. Kinakalat kayo yung mga basura. Yung mga sinilas na namin, nagminat-ngat. Pero malambing siya na aso, malambing. Tumubo na naman. Ang bilis na tumubo yung mga damo. Tingnan mo. Yung nilinis ni Carlo doon, oh. Tumaas na naman yung mga damo. Ang bilis. Grabe, ang bilis. Tumubo na naman yun. Tumubo na naman yung nilinis ni Carlo dyan. Ang bilis na lakihan. Kaya kahit magdamo ka dyan ng araw-araw, magdamo dyan. Wala, walang katapusan dyan. Ang haba kaya niyan. Mahaba yung area na yan. Papunta sa gate. Tapos, pag nagtanggal ka na ng damo doon, tapos palapit ka na dito, malapit sa gate dito sa bahay, eh tumubo na naman. O di balik ka. Walang katapusan. Walang katapusan ng ano dyan, pagtanggal ng damo. Umano-mano lang, kamay-kamay, ay wala. Dalawang araw, tubo na naman yan. Eh, hindi ka matapos-tapos. Ha? Kaya nga eh, tingnan mo no, kanina pa ako, dumi ng kamay ko. Natanggal-tanggal lang ako, ganun-ganun ko na lang yung damo. Pinipisil-pisil ba, nihila-hila ko na lang isa-isa. Kasi, ang pangit kasi pag bungkalin yan, ang putik, sobrang putik. Kung mag-ano ka, punta ka dyan, magay ka ng damit mo, sampay mo, lumubog na yung paa mo. Diba, Ungas? Ikaw, Ungas, wala kang ginawa. Wala ka na tulog. Wala kaya tulog. Kain tulog ka na lang, wala ka nang ginawa. Ha? Na? Ang sarap pisilin. Ang sarap niya pisilin, baga mga gat. Ay, yo. Ayan, mga kalingap. Maglinis pa kami na sa loob ng bahay. Kasi maalikabok na naman yung mga bintana. Mga bintana. Maalikabok ang bintana. Ayan, si Ungas, ang ganda ng buhay. Relax, relax lang. Ungas! Mag-vlog ka naman! Mag-vlog ka naman! Ano ka ba? Puro ka nalagiga dyan. Ha? Ayan yung aso namin. Aso namin. Ayan yung aso namin. Ungas! Huwag ka naman tulog-tulog. Mag-vlog ka. Mag-vlog ka ba? Sige na, para kumita ka. Sige na, para kumita ka. Ginangas-ngas. Sige na, ngas-ngas. Dati, kumaano ko siya eh. Pag nilalaro mo, anuhin ka niya, kagat-kagatin niya yung ano mo, paa mo. Ngayon, hindi na. Amiga, huwag ka mangagat, huwag ka mangagat. Ngayon, hindi na siya mangagat. Ah, ngas-ngas namin, ay. Ah, ngas-ngas namin, ay. Ha? Guwapo na mga ngas-ngas, guwapo. Guwapo ka ngas-ngas, ha? Mm-mm. Aso niya ano yan, GP? Ungas kasi yan, ungas. Ay, aso ni GP yan, ang init talaga, oh. Lumabas yung ano ng katawan ko, ang init. Kanina pa kasi ako dyan. Yan, nagpahangin ako, nagpa-electric pan ako. Namula ako, namula, oh. Yun, tatapos ito mamula, mangitim ka na. Hindi naman tayo lahing ano. Ayun, yung lahing mga mistisa eh, ano tayo eh. Lahing nigra. Kaya naman yun, ingitin ka, oh. Ganun lang yun. Ay, mamaya na lang hapon kasi sobrang init, tanghali na. Tutok na yung araw. Yan, tutok na ang araw. Pero at least malinis na siya. Yan. Kasi nilinisan natin dyan, para maganda tingnan din. At pag marami kami dito, marami ang mga pumupunta dito ng mga vlogger. Ang iba dito magtatambay pag kumain. Dito ang iba magkainan. Tapos yung iba naman ay doon magupo. Dyan. Linisin natin yan para hindi siya nakakadiri. Tingnan pag kumain, no? Kasi, punta ka dyan. Kakain ka, kakadiri. May mga ano. At least malinis siya. Nakaupo yung iba dyan. Dyan makaupo para kumain. Grabe. Lumabas talaga yung init sa ano ko. Sa braso ko. Lumabas siya. Si Edna, nagluluto. Nagluto si Edna ng ano, nagluto siya ng limasag na lagyan ng ano, langka at niyog, gata. Yan, gata. So, si Ungas, patulog-tulog. Ikaw, Ungas, ha? Ungas! Magtrabaho ka ba? Magtrabaho ka! Magtrabaho ka! Ayan. Paano ay tulog na lang itong aso na to? Paano ay tulog na lang? Ayan, sinagawin natin pa. Ayan, si Ungas. Pag ano, pagkainan na, nakatingin siya sa loob. Pagkainan na, nakatingin siya dyan, no? Sa loob, nahanap niya si ano. Hinanap niya si Ambasador ka. Tapos, niisip ata niya, tinitingin siya sa ano, sa pintuan. Nasaan kaya yung tagapakain sa akin? Tagal lumabas ay. Si Ungas ba, nakatutok sa ano, nakatunga nga sa pintuan. Nahanap niya si Guy. Nasaan kaya yung ano ko? Tagapakain sa akin. Tagal lumabas, nagutom na ako. Sabi ka, Ambasador ah! Sabi ka, Angga! Si Ungas, nakatingin na sa pintuan. Nahanap ka na. Nasaan na daw yung katulong ko? Asa na kain katulong ko? Kanina pa ako dito, nakatunga ang pintuan, hindi ka pa lumabas dyan, nagutom na ako. Ayan si Ungas eh. Nababasa ko yung utak ni... Nababasa ko yung utak ni Ungas eh. Kasi nakaupo ako dito, tapos nandyan siya. Nakatingin siya sa ano, sa loob.
siya makapasok kasi yun ang screen. Screen yung pintuan. Nakaupo lang siya dyan at nakatunga nga siya sa loob. Nakaganyan siya, oh. Nahanap ata niya siya, guys. Kasi siga ang nagpapakain yan. Kaya pag wala kami yung ano dito, maayos na ulam. May ano siya, may special siya, may ulam siya. Bigyan siya ni ga. Yan. Kaya ako dito, nakaupo ako. Sabi ko, ga, inahanap ka na ng alaga mo, ga. Yung amo mo. Yan. Inahanap ka na, ga. Tagal mo lumabas dyan. Sabi ko, tagal mo lumabas daw dyan. Nagutom na siya. Tapos pag nakita niya sa gang lumabas na, pumunta sa kusina. Sabi ko, oh, ikot ka na doon ngas. Oh, ikot, ikot siya. Kaintindi siya, kaintindi. Smart, oy, smart. Smart ka, no? Uy, smart ka, no? Ga, uy. Huh? Smart. Smart siya ngas. Alika ngas. Ah, dito ka. Dito, 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 dito. Dito, dito ka, dito. Dito ba, dito? Dito ka. Uy. Huh? Alika ba, alika ba? Mataka pa. Ay, mayosip. Kaya nga muna ako kasi sobrang init. Oh. Grabe, oh. Lo, iba na yung kulay ng ano ko. Ibang kulay na yung balat ko. Ang itim ko na, ang itim, ang itim. Maitim na si Marmara. Dati, kutis ano, mayaman. Kutis mayaman. Ngayon, kutis ita na. Kutis ano na. Hoy! Makras, matanda man. Matanda. Nangangarap pa, Mar Joseph. Matanda ka na. Ay, Diyos ko. Masarap magbabad sa tubig na ano, malamig. Mainit pa, oh. Mainit pa. Ayan. May anuhin ko pa yan. Tapusin ko pa yan namaya. Tanggalin ko pa talaga yung iba dyan na naiwanan ko. Maganda kasi tignan. Maganda siya tignan. Pag ano, pag malinis, maganda siya tignan. Na walang ka masyadong ano, parang ano eh. Pag once kasi na malaki na yun, mahaba na yung mga damo. Parang walang tao dito sa landing pad. Marami kami dito, pero parang walang tao. Kaya gandahan na lang namin yung tiyatanggal. Nakakahiya naman kay Kuya Bal. Kuya Bal, nakakahiya. No, nakakahiya. Siyempre, tinanggap mo kami dito. Tapos, marunong naman tayo mahiya. Nakakahiya, eto po upo lang tayo dito. Nakakahiya din. Yan, ito yung ano ko dito, yung gagawin ko dito lagi-lagi. Hanggat nandito pa ako. Hindi naman ako tumitingin ng trabaho eh. Hanggat nandito pa ako. Ganyan. Kasi sa amin kasi, ganun ako sa amin eh. Nakadot-dot ako sa cellphone, pero ang mata ko, at saan nakatingin? Dot-dot, balik sa cellphone, tapos tingin na naman sa palibot. Kasi nga, parang ano ako, iba kasi yung pagka-tao ko ba na, ano ako eh, yung, sanay kasi ako sa ano, sa linis. Kasi maliit pa lang ako, training talaga ako sa linis. Kaya training na talaga ako. Maliit pa lang ako. Na-training na ako ng linis ng tiyuhin ko. Sa lahat ng marami kaming magpinsan, pero ako lang laging nakikita. Ako ang highlight ng mata ng aking tiyuhin. Lagi akong tiyatawag. Hindi ako nagrereklamo kasi wala eh. Bata ka pa noon, saka hindi mo alam. Hindi ko nga alam yung inggit. Noon, hindi ko alam yung inggit. Hindi ko alam na magreklamo sa trabaho. Hindi ko nga sinabihan, bakit ako na naman lagi? Hindi ako ganun. Basta lang, utos ang tiyoy ko. Isa-isa pa naman ang utos. Kasi yung tindahan namin, hiwalay sa bahay. Tapos utos ka, one by one, no? Umuha ng kamatis doon. Takbo ka, kasi nanood ka ng TV. Nanood ka ng TV? Tapos pag ano na naman, pagbalik mo, dala mo na yung kamatis. Hindi pa nga nasayad yung puwit mo sa upuan. Sibuyas na naman. Takbo na naman ako. One by one. Grabe, napagod ako eh. Siyempre, medyo mataba pa ako nung time na yun, mataba. Sabi ko, ba yan? Isa-isa ang utos? Hindi laman, ano, natawa yung uncle ko kasi bata pa ako nun. Eh, siyempre, ang sarap ng panood mo ng TV, cartoons. Mahilig ka sa mga cartoons na mga palabas. Sarap ng upo mo. Nakabuka ka pa ako, nakaganyan pa ako, maliit pa ako. Yung nakaakyat yung mga paa mo ba, nakaganyan ka. Ganyan. Ang sarap ng manood ng TV. Utos ng utos yung tiyuhin ko, isa-isa. Natawa yung tiyuhin ko. Natawa siya. Kasi ano eh, doon na ako nag-react ba, nagreklamo na. Isa-isa lang man, utusan nga ikaw, pero one by one ang utos. Kasi pre, sarap ng nood mo ng TV. Namimiss mo na yung palabas. Tapos yung mga kasama ko, mga pinsan ko, nandyan lang sa ano, sa sahig, nanood. Ako lang talaga ang nakikita sa dami kong magpinsan. Dami kami magpinsan, nanood kami ng TV. Ako na lang talaga ang nakikita niya. Pero hindi ako nagreklamo noon
Sikuha na naman. Hindi. Basta ako lang niya. Basta ako din. Sunod lang ako. Sunod. Doon lang ako nagreklamo. Bakit isa-isa ang utos? Kaya malayo ang tindahan eh. Takbo ako. Takbo. Takbo yan. Para takbo talaga ako kasi ayoko nga mamiss yung pinanood ko palabas. Tawa yung angki ko. Sabi ng angki ko. Kasi ikaw ang lagi kong ano. Gusto ko ano ka dyan. Yung bang panay ka ano ba? Para daw pumayat ako kasi mataba kasi ako noon eh. Mataba. Bata pa ako mataba. Dabiana ang tiyatawag nila sa akin. Dabiana. Dabiana kasi yung mataba ako. Gusto ng uncle ko na pumayat. Pumayat ako. Eh ako ang lagi niyang inutusan. Tapos mag-utos pa sa isa. Ayan. Tapos na-training talaga ako ng tiyuhin ko kasi maglabangan ng damit. Nalaban na yan. Ang tagal mo. Isang damit lang yun. Pero ang tagal. Parang dalawang oras ka maglabay. Isang damit lang yun ha. Pero pag once na halimbawa, nabandawan mo na. Kusok-kusok ka lang talaga yun. Kasi puti eh. Puti ang pinapalaba. Puti. Puti talaga ang pinapalaba niya sa'yo. Tapos, ano? Ayusin mo talaga yung paglaba. Kuskusin mo talaga ng maigi na wala siya makitang mansa. Ano ba dyan? Tagal ko, parang magdalawang oras ang kinuskus mo doon. Kasi pag sabi ko, tama na to. Pag banlaw kasi, hindi, ulitin mo pa yan. Parang pinaparusahan ka. Pero ano lang niya yun? Parang bigyan ka niya ng trabaho ba? Na masanay ka sa trabaho. Parang ganun yung way niya na, hindi, kuskusin mo pa yan. Hindi pa yan. Ano pa yan? Ah, kuskus ka naman. Isa lang yun, t-shirt. Isa lang. Kuskus ka naman, kuskus. Tagal mo na. Parang gusto mo nang umiyak. Parang gusto mo nang umiyak. Paano? Tagal ko na dito nagkuskus. Isa, ang tagal. Kasi bata ka pa noon eh. Grabe yung training ng tiwin ko noon. Kuskus ka ng kuskus. Puti ah, grabe. Ngayon, yun nga, ganun. Tapos pagplansa din. Pagplansa ng damit. Grabe oh. Ilang oras din ako natatapos. Ano pa yun? Pulo. Ano pa lang? Long sleeve pa lang. Grabe yung pagplansya niya sa, ano, doon ako sa Cavite. Doon kasi sila sa ano eh. Nakatira sila sa Cavite. Sa Imus. Pumunta kami doon. Nagbakasyon. Ha? Nutusan niya ako. Natsayin mo to. Tapos, nansya ko. Puti. Puti din yun yung ano niya. Yung long sleeve niya. Tagal ko natapos noon. Grabe oh. Tapos, wag ko. Oh, sabi ko. Yo. Oh, ito, okay na to. Tiningnan daw niya. Tiningnan, ganun siya. Tiningnan niya, ha? Eh, siyempre, play na yun, eh. Naplansya na yun, naplansya. Ganun yun siya, oh. Tiningnan niya. Eh, may nakita siyang, ano, gusot. Maliit lang na gusot. Maliit lang talaga na gusot. Aba, ang ginawa niyo? Ay, ulitin mo yan. Ha, ganun ba? Sabi ko, ha? Nap, talaga itong time na yun. Parang gusto ko, ano naman niya. Kinayang, ginano naman niya yung damit. Sabi ko, ano ito? Narusahan man ako nito, sabi ko sa isip ko. Grabe talaga ang training sa akin noon. Hindi ko malimutan yung mga ginawa sa tiyuhin ko na grabe yung ano niya sa akin. Kasi may pagka, ano kasi yun eh. Bakla ba? Kunti lang, kunti. Pero may asawa siya. Yung mga maghugas ako ng ano eh, maghugas ako ng lato eh. Paano magtipid ng tubig? Grabe oh. Oh, yan lang tubig ha. Tipirin mo ang ano. Tipirin mo. Kailangan malinis ang plato. Walang amoy. Oh, tapos maliit lang ang tubig binigay sa akin. Training talaga. Grabe ang training. Oh. Paano magtipid ng tubig? Kaya nung nag-abroad ako, madali na lang sa akin. Kasi sanay na ako sa trabaho. Nilakihan ko na yung trabaho ba? Maliit pa lang ako. Training na ako. Training na ako sa tiyuhin ko hanggang pag-apply ko sa abroad, nagustuhan talaga ako ng mga amo ko. Pero pag ako hindi masaya sa amo ko, aalis talaga ako. Kasi bakit? Ikaw lang ba ang naghanap ng katulong? Pag hindi na ako masaya, alis na talaga ako. Yung ano ko noon, ugali ko. Na nakailan amo ako sa abroad. Kasi nga, pag hindi na ako masaya sa amo ko, kahit dagdagan pa nila yung sahod ko, pag hindi na ako masaya, alis talaga ako. Yun talaga yung ano ko, yung ugali ko. Tapos, kakarmahin ka pagpunta ka ng ibang amo. Pinarma ako kasi mas lalo pa doon maraming trabaho. Miss okay na doon yung ano ko, malis ako. Tapos, pag hindi ko naman kaya doon, alis na naman ako. Ganun ako. Tapos, uwi na ako. Uwi ako. Ganun talaga yan. Kaya, kahit saan ako magpunta? Kahit sa Middle East. Doon sa Lebanon. Una kong abroad, sa Lebanon. Ay, matindi ang ano doon, linis. Kasi ang linis doon, malaki ang bahay. Tapos mga carpet ba doon, ang kapal. Kaya, iba ang linis doon eh. Kailangan mo, ano eh, pusog lahat yung mga gamit papunta doon. Tapos dito ka maglinis. Linisin mo muna yung carpet. Brasan mo. Patuyuin, anuhin mo. Punas mo. Ang tagal mo matapos. Tapos, i-roll mo siya, tapos karga-kargahin mo, punta sa labas, isampay mo, ah, grabe yung ano nung time doon sa Lebanon. Mahirap ang trabaho sa Lebanon kaysa Kuwait. Kasi doon, bus-bus, ang tubig.
tubig talaga, buhos talaga. Buhusan talaga ang tubig doon, ang sahig. Eh, siyempre, ang una, sabon. Sabon na. Wala. Minsan nga, sa sobra kong inis eh. Binuhusan ko pa ng maraming tubig yung ano, doon ko sa Lebanon. Kasi nainis ako kasi nagira nung, nung time na yun, nagira. Gira, eh gusto kong umuwi, ayaw pa uwiin. Eh, sa inis ko, naglinis ako. Panay kukuha ng tubig doon sa kubita. Buhos ng buhos ako ng tubig sa sahig. Ah, ayaw yung tubig hanggang ano na o. Yung dito, yung pamo, dito na o. Dito na yung tubig. Swimming pool na. Inis ako eh. Sobra kong inis. Eh, yung amo ko, nasa Australia, ang naiwan lang is yung kamag-anak nila. Ang nag-anon sa amin. Nagira yung ano, Lebanon. Wala sila doon. Nasa Australia, yung naiwan lang yung kamag-anak. Sabi ko, gusto ko nang bumalik. Gusto kong umuwi. Nagpasalamat nga ako nung time na yun sa Lebanon ako na nagira. Sabi ko, salamat. Nagira, uwi na ako. Kasi nag-uwian talaga yung mga tao. Mga Pilipino doon. Uwi ako, uwi. Kasi yung hirap. Mahirap doon eh. Yun nga, maganda yung mag-abroad ka na una mong trabaho is malupit yung trabaho. Malupit sa linis, malupit talaga. Kasi pagpunta mo sa sunod mong trabaho, easy na talaga sa'yo. Easy na talaga, napaka-easy na siya. Hindi ka na ano, kaya mo na. Magaan na lang sa'yo. Magaan na lang talaga ang trabaho mo pag nasanay ka sa una mong trabaho is super duper mahirap. Ang pangalawang amo, ay easy na. Kasi sa Kuwait kasi, ano eh, laging gumagamit doon ng vacuum. Sa Kuwait. Simple lang. Pero pag sa Lebanon ka, grabe doon ang, ano, trabaho doon sa Lebanon. Carpet pa sa'yo, ang laki-laki ng mga carpet, tapos ilan ang carpet doon sa kanila. Ha, grabe. Tapos mahilig pa yan ng mga Lebanese na mga decoration ng mga crystal-crystal. Ayah! Mahilig pa yan sila. Tapos magpunasan mo pa yan, nakakabahan ka. Nakabahan ka niyan magpunas. Kailang ingatan mo yan. Kasi, crystal pa naman yung mga ano nila, decoration. Grabe. So, dami kong ano, na-experience nung time na yun. So, parang mahaba na itong oras ko. Putulin ko muna itong kwento ko. Putulin ko muna yung kwento ko. Parang ano. Next time na naman tayo mag ano, kwento-kwento. Ako lang may nag-iisa lang dito sa Terrace. Ang mga tao dito is mga busy. So, siga ng kwarto, nakikinig ng kanang radio, at si Edna is na naglulot, nagagata, at si Starak na doon sila sa kabila, bahay, ako laman dito sa Terrace, so naghahanap ako ng kausap, so mag-vlog na lang ako, iba-vlog ko yung sarili ko, naghahanap ako ng kausap eh, so ayan, kausap ko kayo, sana nag-enjoy sa kayo sa aking kwento, you know, pulutan ng aral, at malalaman nyo din kung sino ba talaga ako. Sino ba talaga ako? At marami pa tayong i-share mga karanasan, yung at i-share din natin yung pag-uugali natin kung anong klase si anong ugali si Maramaran may na meron para malalaman niyo kung ano yung pagkatao ko. Masasabi tayo ng totoo para nasa tao na rin yon kung ano yung pagkaisip niya sa iyo na ganyan ka. Nasa kanila na yung kung gusto ka ba nila o hindi. Hindi naman natin mapipilit yun kung ayaw ng isang tao sa'yo. Kasi isipin mo na lang sila na, tao ka lang man. May nag-ano naman. Ang nag-ano ko sa akin, si Lord naman. Hindi naman ikaw, tao ka lang. Kasalanan ka rin. Eh, ganun lang isipin mo. Kung ayaw mo sa akin, di wala akong magawa. Eh, wala naman akong kasalanan sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, walang problema. Di ba? Mga ano, kababayan ko, mga kalingat, ganun yun. May tao talaga na hindi ka gusto. Kahit wala kang kasalanan, mabigat talaga yung dugo mo sa kanya. Ito wala siyang kasalanan sa iyo. May taong ganyan. Naranas ko kasi 'yan. Naranas ko. 'Yan. So ayan mga kalingap, next time ulit. So next time ulit tayo magkwentuhan. No? Paki-share na lang ng aking video. 'Yan. Kung gusto niyo, mag-comment din kayo sa aking video. Yan, salamat din sa inyong suporta sa aking channel, no? Kahit papaano man ay kahit maliit pa yung ating bahay, maliit yung viewers ko, at least meron din yung mga tao talagang nagsusuport sa aking channel, no? So ayun, ayun nga, kay salamat kay Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna, Ate Edna Vlog, at Ate Kalingap Rab, no, na welcome ako dito sa Kalingap. No, nakilala natin yung mga vlogger dito.
mga baguhan na vlogger. Kasi ang alam ko lang ng mga vlogger is yung mga luma. Kasi yung mga luma kasi, syempre umalis na sa lighthouse. Kanya-kanya na sila. Yun ang mga kilala kong mga luma na vlogger. Yung mga baguhan na mga vlogger. Hindi ko kasi kilala yun ng iba. Kaya, dito ko na rin sila nakilala pag nagpunta sila dito sa Pilar. Ayan, na syempre, pag, lalo na pag nag-i-stay sila dito na ilang araw, more namin makilala ang isa't isa namin. Dahil ni Kuya Bal, yung mga ano. So, ayan mga kalingap, salamat sa inyong pakikinig sa aking kwentong buhay ni Mara Mara. Ano ba yan? Ayan, sige, bye-bye. Salamat sa inyong lahat dyan. Sana kayong magsawa sa aking mga video. Marami pa tayong mga kaganapan na mangyayari sa ating buhay at sa marami pang mga panahon, no? Mangyayari. Marami pa. So, kaya samahan na lang natin ng dasal. Lagi, siyempre lagi tayo magdadasal. Kahit nagkasala man tayo araw-araw, kailangan natin talaga magdasal. Na iwasan natin yung nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa. Na basta yun lang. Yun lang ang importante. Ang laging tumatawag sa Panginoong Ama na sa langit. Ayan. Thank you Lord. Thank you. So yan guys. Magbabay na ako. Salamat. Sensya na kayo sa aking background. Kasi puro mga chinelas dyan. Ay, siyempre, sabit yan eh. Kasi ay, may ungas kami dito. Pinagagat yung mga chinelas. Yung ano namin dito, yung walang chinelas. Walang chinelas yan yung ano namin. Ang chinelas na nandyan lang yun, eh, namimili kasi si ungas ng ano, ngat-ngatin eh, namimili. Minsan yung chinelas ko dyan, hindi ko na alam kung saan yung dinala. Nanlayo na. Tinago. Minsan itinago pa niya. Talaga itong ungas namin, yung aso na ito na. Wala ito. Ay ko, nasa naman yung chinelas ko dito? Ayan, hanap naman ako ng hanap, oh. Ano ba, nandun sa sulok, oh. Tinago niya, oh. Ito. Ayan, habulin ko na naman siya, papaluin ko naman siya. Ikaw, at yung itong chinelas ko, na ano mo naman, kung saan mo dinadala. So, ayan na mga kalingap, salamat sa inyo mga, ano, mga kababayan ko, mga kalingap, mga kaibigan ko sa YouTube. Salamat sa inyo at ayun, gugugugo na naman tayo sa ating pag-YouTube, active na naman tayo kasi nandito na kayo sa Kalingap, no? Kalingap Charity Vlogger. So walang ginagawa yung mga charity, mga vlogger is ang pag-i-scout, pag-upload ng video, pag-i-edit ng video. Yan, so siyempre minsan dahil nandito tayo sa landing pad at isipin natin tong bahay natin kasi siyempre saan ka pa niyan? Libre na lahat, libre na po lahat ang nandito sa pagkain, sa ilaw, sa tubig, sa wifi. Saan ka pa niyan? Diba? Wala nang kang gagawin. Kung gusto mo, nasa sayo na yan. Kung gusto mo bang, ano, gusto mo bang magbunot-bunot ng mga damo-damo, dyan. Nasa sayo na yan. Kung ano, ako naman, nasa akin, wala naman ang nag-uuto sa akin. Sa akin lang yun. Kasi syempre, may hiya kasi tayo sa sarili at hindi tayo sanay na nakatunganga lang, no? Kailangan. Kasi ako, kahit saan ako magpunta na bahay, talaga nagtatrabaho ako. Kaya maraming sa akin mag-invite na dito ka na lang sa bahay, dito na lang sa bahay kasi siyempre makikita kasi nila sa akin na kumikilos ako, hindi ako yung palamunin, hindi ako yung ano taong nakatunganga na habang nagtatrabaho yung may-ari ng bahay kaya nakaupo lang diyan tapos ilang araw ka na diyan nakatiras ka nila tapos nakatingin ka lang, hintay ka na lang ng may ahin na pagkain diyan sa table, hindi ako ganoon. Kung maaari kikilos, kung maaari agawin yung ginagawa ng isang tao kasi nakakahiya. So, ganun lang po ako talaga, mga kalingap. So, lalo nyo pa akong makilala lubusan. Kung sa kapwa at tao ang hirap, inalintanan ang pagod at hirap sa pagkalinas sa buwa, mga kababayan.